Jordan Clarkson at Kai Soto tandem trending na naman online. FIBA Federation na hype at Gilas head coach Chort Reyes ipinagtanggol ng mga Gilas players kontra sa mga bashers. Statement ni Kai, Dwight at JC Alamin. Yan ang ating mga pag-uusapan para sa video natin na ito. Pero bago yan ang video na ito ay inihatid sa inyo ng legit betting site sa mundo na 1xBet. Tuloy pa rin ang pagbibigay ng up to 7,000 pesos bonus na mga ito sa inyong first deposit. Dito ay pwede kang tumaya sa lahat ng inyong paboritong sports, especially sa basketball. Kaya't i-click lang ang link sa ating video description at gamitin ang promo code na WHOOP para makuha ang inyong bonus. So kagabi ay gabi para sa mga Filipino basketball fans. Bukod sa panalong nakuha natin mula sa national team ng Saudi Arabia, ay nasaksihan rin natin sa wakas na magsama sa isang kupunan in front of Filipino fans sa ating mismong home court ang dalawa nating key players ng Gilas sa hinaharap. Ito nga ang NBA player at former Sixth Man of the Year na si Jordan Clarkson at ang young pure-blooded Pinoy NBA prospect na si Kai Soto. Sobrang tagal na inabangan natin ang tambalang ito at maswerte nga tayo dahil kagabi naganap na nga ang Kai and JC tandem. Kontra sa makunat na kupunan ng Saudi Arabia ay pinakita ni Clarkson ang kanyang elite NBA skills, habang si Kai naman ay pinamalis nito ang kanyang 7'3 height advantage sa harapan ng mga Pinoy. Nagtala si Clarkson ng 23 points, 5 rebounds at 6 assists, habang si Kai ay mayroong double-double figures na 16 points, 13 rebounds at 4 na blocks. Nag-shine ang tambalang Kai at Clarkson hindi lang sa mismong MOA Arena kundi pati na rin sa buong mundo. Isa na nga sa mga na-hype sa Kai at Clarkson tandem ay ang mismong FIBA Federation, kung saan ay kaliwat ka ng JC at Kai ang laman ng kanilang iba't ibang social media platform na may milyong mga followers. Isa sa mga plays na nagtrending online ay ang lob pass ni JC kay Kai mula sa 7 minutes mark ng second quarter. Maliban sa FIBA ay nagpost din ng kilalang sports media sa Amerika na BallsLife.com ng highlight ni Kai at Clarkson na may caption na Clarkson goes beyond his back and throws the lob pass to Kai Soto. Isa na namang achievement ito hindi lang kay Kai at JC kundi pati na rin sa ating mga Pinoy dahil ang banderang dala-dala ni Kai at Clarkson ay ang bandera ng ating bansa. Kaya't nakaka-proud isipin na may mga malalaro tayo sa mga best at elite basketball league sa mundo na tulad ni Kai Soto at Jordan Clarkson. Samantala, tila naging emosyonal si Gilas head coach Chort Reyes sa after game interview kagabi matapos manalo kontra Saudi Arabia. Napag-usapan kasi dito ang bash at hate na natatanggap ni Gilas coach sa mga kapwa natin Filipino basketball fans. Sa mga hindi nakapanood ng live sa MOA Arena ay binunga ng mga tao si Coach Chort. Ngunit kung maraming Gilas fans na nagagalit kay Coach Chort ngayon ay kabaligtaran naman ang nararamdaman ng mga mismong malalaro nito. Dinepensahan ni Dwight, Kai at JC si Coach Chort kontra sa mga bashers nito online at sa actual game. Ayon kay Dwight Ramos ay hindi na to na-appreciate ang pag-boo ng mga ilang fans kay Coach Chort dahil punto nito ay iisa daw tayo dito. Hindi rin nagustuhan ni Clarkson ang narinig niya mula sa ilang mga fans patungkol kay Coach Chort Reyes at hindi maiwasang nakapagmura pa ito sa after game interview. At ang panawagan ni Clarkson sa lahat ay baguhin na daw natin ang ating mga aksyon at magpakita ng pagmamahal at pagkakaisa. Habang ang ating pambato naman na si Kai Soto ay sinabing isa daw sa mga main reason kung bakit gusto nitong mag laro sa Gilas ay dahil nga kay Coach Chort Reyes. Dahil bata pa daw ito ay pangarap na niya talagang maging coach si Reyes. Ang naging statement naman ni Coach Chort dito ay ibu na daw siya, murahin at i-bash pero sana daw ay suportahan natin ang mga malalaro ng Gilas. Para sa akin ay may sari-sarili tayong opinion. Hindi maiiwasan na may mga magalit dahil sa kanilang nakikita sa ating national team. Sa kabilang banda ay hindi rin natin maiiwasan na may mga makaka-appreciate dahil sa other side ay iba din ang kanilang nakikita. Pero no matter what, kung galit tayo o hindi kay Coach Chort Reyes, basta ang importante ay namnamin muna natin ang tagumpay ng Gilas kagabi at ang pambihirang pagkakataon na napanood natin. Kahit papano ay napawi nito ng konti ang masakit na sinapit natin na talo kontra sa kupunan ng Lebanon.